ulila sa magulang at nakatira lang si Maria at ang kapatid niya sa kanyang tiyahin. Pero hindi sila tinatrato ng mabuti nito. Dahil matapobre ang mga ito. Kahit elementary ay hindi nakatapos si Marie. Huminto siya sa pag-aaral dahil sa kapatid niyang may sakit. Wala naman kasing mag-aalaga sa kapatid niya dahil wala namang pakialam ang tiyahin niya sa kanila. O Marie, nakatunga nga ka na naman dyan. Linisin mo ng mesa dahil tapos na kaming kumain ng anak ko. Sabi ni Lourdes kay Marie. Chang, baka may natira pa po kayo dyan kahit konti lang po na pagkain. Para lang po sana kay Ronron. Hindi po kasi pwedeng wala siyang kain, Chang. Nagmamakaawang sabi ni Marie sa tiyahin niya. Abay, pakialam ko ba kung wala pang kain yung kapatid mo? Pasalamat ka nga, pinatira pa kita ng libre dito sa bahay ko eh. Huwag kang kukupad-kupad yan. Baka sa kalsada kayo pulutin ng kapatid mo. Bulyaw ni Lourdes sa dalaga. Ate, gutom na talaga ako. Nangihinang sabi ni Ronron. Ronron, sandali lang ah. Hihintayin lang natin na makaalis sila tiyang Lourdes. Saka ako hahanap ng makakain mo, ha? Kahit gutom na'y tumangu pa rin si Ronron sa kapatid niya. Nang makaalis ang mag-inang Riza at Lourdes, ay saka palang naghanap ng makakain si Marie para sa kapatid. Ate, may dala ka bang pagkain dyan? Gutom na talaga ako eh. Eto na Ronron, pasensya ka na ah. Tutong lang ang nakita ko sa kusina eh. Okay ka na ba dito? Hayaan mo, mamaya pupunta ako kay Aling Nora. Manghihingi ako ng pagkain mo. Salamat ate. Ikaw, alika, saluhan mo na akong kumain. Wag na, sayo na yan. Iinom na lang ako ng tubig para may laman ang tiyan ko. Kumain na lang si Ronron habang si Marie ay naaawang nakatingin lang sa kapatid niyang gutom na gutom. Matapos kumain ni Ronron ay nakabalik na ito sa pagtulog. Saka palang kumilos si Marie para maglinis ng bahay ng tiyahin niya. Dahil sanay sa gawaing bahay ay mabilis lang na natapos ni Marie ang trabaho niya. Saka palang siya nagpunta sa kaibigan ng nanay niya para humingi doon ng pagkain para sa kapatid niya. O sige na, kumain ka pa. Marami pa dyan. At eto o, dalihin mo to sa kapatid mo. Dinamihan ko na yan para may makakain kayo mayamayang gabi. Grabe talaga tong si Lourdes. Kadugo niya kayo. Pero ewan ko ba kung may puso pa ba yan kasi parang wala na eh. Pasensya ka na Aling Nora. Wala talaga kasi akong ibang malalapitan maliban sa'yo. Nahihiyang sabi ni Marie. Nako, wala yun Marie. Kung kasya lang sana tayo dito sa bahay, dito na lang sana kayo ng kapatid mo nang matulungan na kita. Nako, huwag na po Aling Nora. Malaking tulong na po itong pagbibigay niyo ng pagkain sa amin ni Ronron. Sige po ah, uuwi na po ako. Baka po kasi magising si Ronron at wala ako roon. O sige, balik ka dito bukas iha. Opo Aling Nora, salamat po. Umuwi na si Marie. Pagdating niya sa bahay ay saktong hindi pa nagigising ang kapatid niya. Kaya nilagay niya muna sa mga Tupperware ang dala niyang pagkain at ulam. Nakaupo sa maliit nilang higaan habang nakatingin si Marie sa kapatid niya. Mas pumayat pa ito ngayon kesa sa dati. Kung buhay pa sana sila Nanay Ron, siguro hindi ganito ang buhay natin. Ngayon siguro ay napagamot na kita. Gusto man kitang dalhin sa ospital pero wala tayong pera na pangbabayad. Kahit nga pambili natin ng pagkain ay wala tayo dahil hindi kita pwedeng iwanan. Mahinang sabi ni Marie habang pilit na pinipigilan na hindi siya mapahagulgol. Ate, mahinang tawag ni Ronron sa kapatid. Ron, bakit? May masakit ba sa'yo? Ano? Sabihin mo kay ate. Tarantang sabi ni Marie. Ate, nahihirapan akong huminga ate. Tumutulo na ang luha ni Ronron kaya nataranta ng husto si Marie. Ronron, tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tulong! Sigaw ni Marie. Mabilis naman na nirespondihan si Marie ng mga kapitbahay nila. Sumakay ka na Marie, bilis! Sabi ni Aling Nora. Sinamahan si Marie ni Aling Nora sa ospital. Alam kasi niyang walang pakialam si Lourdes sa pamangkin niya, kaya siya na mismong sumama rito. Ron, kumapit ka ha? Nandito lang si ate. Hindi ka pwedeng bumitaw. Kailangan pa kita.
Huwag mong iiwan si ate. Please. Umiiyak na sabi ni Marie habang hawak ang kamay ng kapatid. Pagdating nila sa ospital, ay kaagad na dinala sa emergency room si Ronron. Nanginginig habang nakaupo na naghihintay si Marie at Aling Nora kung kailan lalabas ang doktor na nag-aasikaso kay Ronron. Marie, huminahon ka lang. Maililigtas sa mga doktor ang kapatid mo. Magdasal lang tayo. Huwag ka nang umiyak. Aling Nora, paano kung hindi niya kakayanin? Paano kung iiwanan na talaga ako ng kapatid ko? Shhh! Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang isipin mo na makakaligtas sana si Ronron. Hey Tol, kamusta ka na rito? Nakangiting sabi ni Dino sa kapatid na nasa papel ang tingin. Bakit ka nandito? Wala ka bang trabaho sa departamento mo? Kuya, kanina pa ako naboboring eh. Labas naman tayo. Palagi na lang tayong nandito sa opisina. Reklamo ni Dino sa kapatid niya. Hindi ka pa CEO pero tinatamad ka na? Ano na lang kayang mangyayari kung maging CEO ka na? Babagsak na lang sigurong kumpanya mo dahil sa katamaran mo. Kuya, matagal pa yun. Nagde-training pa lang ako. Bumalik ka na sa trabaho mo. Dahil kung hindi, wala kang makukuhang sahod sa buwang to. Banta ni Limwell sa kapatid niya. Napakamot na lang si Dino sa ulo niya dahil alam niyang tututuhanin ng kapatid ang sinasabi nito. May sariling kumpanya si Limwell, pero dahil sa hindi pa alam ni Dino kung paano magpatakbo ng kumpanya, ay si Limwell muna ang pinaupo ng ama nila para pamahalaan ang kumpanya na pinamana kay Dino. Nagte-training pa kasi si Dino kung paano patakbuhin ang kumpanya niya. Kinakailangan ng maoperahan ng kapatid mo, Miss Salazar. Dahil kung hindi ay siguradong hindi na magtatagal ay bibigay na ang katawan niya. Sabi ng doktor na kausap ni Marie. Dok, gawin niyo ang lahat, mailigtas lang ang kapatid ko, Dok. Umiiyak na sabi ni Marie. Malaking halaga ang kakailanganin mo, Miss Salazar. Kailangan mo rin ang down payment. Bibigyan ka lang namin ng isang araw para makapag-down. Kung hindi ka makakapag-down ay kaagad na palalabasin kayo. Dahil yan ang kalakaran dito. Excuse me. Nangihinang umupo si Marie sa upuan habang si Aling Nora ay sobrang awa naman ng nararamdaman sa magkapatid. Anong gagawin mo ngayon, Marie? Saan ka kukuha ng pera na pang-opera ng kapatid mo? Mahinang ani ni Aling Nora. Hindi ko rin ho alam, Aling Nora. Dahil wala naman kaming ibang kamag-anak dito. Ang alam ko ay si Chiang Lourdes lang, pero alam naman natin na hindi tutulong sa amin yon. Masaya pa nga siguro yun pag wala na si Ronron. Umiiyak na sabi ni Marie. Ma, huwag mo nang pabalikin dito sa bahay yung magkapatid ha. Bahala na sila kung saan sila titira. Saka baka magbibigay ka ng pera kay Maria para lang sa panggastos natin dito sa bahay ang binibigay ko sa'yo. Hindi mo na ako kailangan pang paalalahanan dahil alam ko nang gagawin ko. Sabi pa ni Lourdes sa anak niya. Si Risa ay nagtatrabaho sa isang napakalaking mall sa Maynila. At hindi lang basta si Risa dahil graduate ito sa kolehiyo at siya nang bumubuhay sa kanyang ina. Magligpit na ho kayo ng mga gamit niyo, Miss Salazar. Dahil konting oras na lang ay palalabasin na kayo. Diretsyong sabi ng doktor kay Marie. Dok, wala na bang ibang paraan para maoperahan ang kapatid ko? Wala na, Miss. Maliban na lang kung kausapin mo ang CEO ng ospital na to at hilingin sa kanya na operahan ng kapatid mo. Siguro, maililigtas mo pa ang pasyente. Pwede ko hubang malaman kung saan ko siya matatagpuan, Dok? Lakas loob na tanong ni Marie sa doktor. Bibigyan kita ng address sa kumpanya nila at doon mo siya puntahan. Binigyan ng address ng doktor si Marie kung saan niya matatagpuan ang may-ari ng ospital. Ano, may pamasahe ka ba riyan, Marie? Kung wala ito 500, ipamasahe mo muna. Pasensya ka na at yan lang munang maibibigay ko sa iyo, ha? Huwag kang mag-alala. Ako na munang bahala kay Ronron. Salamat, Aling Nora. Hayaan niyo po. Ibabalik ko po sa inyo lahat ng kabutihan niyo sa akin at sa kapatid ko. Huwag mo munang isipin yan. Ang importante, maoperahan ka agad ang kapatid mo. Umalis na si Marit pumunta sa kumpanya ng may-ari ng ospital. ID niyo po, ma'am. Harang ng guard kay Marie sa may pinto. Manong guard, wala po akong dalang ID eh. Ay naku, pasensya na ho, ma'am. Hindi po kayo pwedeng pumasok nang wala kayong ID. Manong,
papasukin mo na po ako, please. Kailangan ko pong makausap ang CEO ng kumpanyang to eh, para maoperahan ng kapatid ko. Sige na po, Manong. Nagmamakaawa po ko. Naiiyak na pakiusap ni Marie. Agad namang naawa ang guard sa dalaga. Ay, bahala na nga. O sige na, pumasok ka na. Sana makausap mo si Sir para maoperahan ng kapatid mo. Maraming salamat po, Manong. Napabuntong hininga na lang ang guard na nakatingin kay Marie. Kawawang bata. Bihira na lang ang katulad niya na handang gawin ang lahat para lang mailigtas ang kapatid. At handa na rin akong mawala ng trabaho. Malilinti ka na naman ako nito kay Lina. Naiiling na sabi ng guard. May appointment ka ba kay Sir, Miss? Tanong ng sekretary ng CEO. Wala eh. Gusto ko lang sana siyang makausap. May importante lang akong sadya sa kanya. Ah, ganun ba? Sandali ah. Tatawagan ko lang siya kung pwede ka bang pumasok. Okay sir, copy po. Halika, ano nga bang pangalan mo, Miss? Marie. Ah, okay Marie. Ako pala si Aileen. Halika, sasamahan kita sa loob. Pwede ka na raw pumasok. Nakahinga naman si Marie ng maluwag. Naunang naglakad si Aileen habang nakasunod naman si Marie dito. Pagpasok sa loob ng opisina, ay namangha pa siya sa ganda at sa laki ng opisina ng CEO. Andito na po siya, sir. Magalang na sabi ni Aileen. Okay, iwan mo na kami. Yes, sir. Umalis na si Aileen kaya ang naiwan ay si Marie na lang. Maupo ka, miss. Turo ng lalaki sa upuan. Nahihiyaman ay umupo si Marie sa upuan, katapat ng CEO. Gusto mo raw akong makausap? Anong kailangan mo, miss? Gusto ko po sanang hilingin sa inyo, sir, na tulungan mong kapatid ko na maoperahan. Nasa ospital niyo po siya ngayon at palalabasin kami kung wala kaming pang-down sa ospital mo. And gagawin ko po ang lahat, sir. Kahit na anong kapalit ang hilingin mo. Basta mailigtas mo lang ang kapatid ko. Nakikiusap po ko sa inyo. Malungkot na sabi ni Marie. Marami na akong utusan, miss. At hindi ko na kailangan ng isa pa. Please, sir. Luluhod po ako sa harapan mo, sir. Basta pagbigyan niyo lang ho ako. Pagbigyan niyo ho ang kahilingan ko. Akmang luluhod nga si Marie nang magsalita ang lalaki. Makakalabas ka na. Wala akong pakialam kung anong mangyayari sa kapatid mo. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko, wala pa rin mangyayari. Dahil sa sinabi ng lalaki ay kaagad na pumatak ang mga luha ni Marie sa harapan mismo ng lalaki ay pinahid niya ang kanyang mga luha. Sorry ho sa istorbo, sir. Akala ko po kasi matutulungan mo ko dahil sabi ng doktor na kausap ko ay mabait at matulungin daw po kayo. Akala ko lang po pala yun. Sige ho, salamat. Tumalikod na si Marie at lumabas na ng opisina. Nakatulala namang nakatingin si Lemuel sa babaeng kalalabas lang ng pinto. Napahilamos pa siya ng mukha nang maalala ang pagtulo ng mga luha ng babae sa harapan niya. Kahit nasa jeep ay hindi napigilan ni Marie ang maiyak. Sobrang naaawa siya sa kapatid na wala siyang nagagawa para dito. Matamlay na pumasok sa ospital si Marie. Papunta pa lang siya sa kwarto ng kapatid niya nang salubungin siya ni Aling Nora. Mabuti naman at nandito ka na, Marie. Kadadala pa lang ng kapatid mo sa operating room para umpisa ng operasyon niya. Mabuti naman at napapayag mong may-ari ng ospital. Nakangiting ani ni Aling Nora. Hindi ka agad nakapagsalita si Marie dahil sa narinig. Paano po nangyari yun eh? Hindi naman po pumayag ang may-ari ng ospital na pinuntahan ko. Nagtatakang sabi ni Marie. Ano? Eh sabi ng doktor ay tumawag daw ang may-ari ng ospital. Kaya nga kaagad na naoperahan si Ronron. Pero saka mo na nga isipin yan, ang importante ay mauoperahan ng kapatid mo. Naghintay ng halos 4 na oras si na Marie at Aling Nora bago pa lumabas ang doktor. Dok, kamusta na ho ang kapatid ko? Kaagad na tanong ni Marie nang makalapit na siya sa doktor. Successful ang operasyon niya. Mabuti na lang at napapayag mong may-ari ng ospital. Dahil kung hindi, siguradong hindi mo na makikita ng matagal ang kapatid mo. Excuse me. Nakahinga ng maluwag si Marie sa narinig niya. Pero ang gumugulo sa kanya ay ang sinabi ni Aling Nora na tumawag ang may-ari ng ospital para paoperahan si Ronron. Paano Marie? Uuwi na muna ako ha. Ikaw na munang bahala dito sa kapatid mo.
eto pambili mo ng pagkain mo. Magluluto din ako mamaya para may makain ka. Sige po, marami pong salamat. Huwag ka na magpasalamat sa akin. O siya, sige na, aalis na ako. Tumango lang si Marie sa ginang. How's her brother? Tanong ni Lemuel sa doktor na inutusan niyang operahan si Ronron. Okay na siya at nasa private room na siya kasamang ate niya. Okay, guard her. Bye. Pinatay na ni Lemuel ang tawag. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nagka-interes sa babae. Gayong ngayon pa lang niya ito nakita at wala pa siyang alam sa tunay na pagkataon nito. Dinukot ni Lemuel ang cellphone sa pocket niya at tinawagan ng isang tao. Alamin mo ang totoong pagkataon ng babaeng to. Lahat gusto kong malaman. Copy po, sir. Sagot ng nasa kabilang linya. Ibinaba na ni Lemuel ang tawag at nakapikit na sumandal siya sa upuan niya. Nagdaan pa ang mga araw. Unti-unti nang gumaling si Ronron. Pero si Marie ay hindi pa rin siya nakabalik sa kumpanya na pinuntahan niya dahil sa kapatid niya. Ito na po lahat, sir. Inilapag ng investigador ang brown envelope sa mesa. Nakaagad naman na kinuha ni Lemuel. Binasa niya ang mga nakasulat doon. So wala na pala silang magulang? Yes, sir. At nakatira lang pala sila sa kanilang tiyahin. Pero hindi magandang trato nito sa kanila. Dahil minsan daw ay hindi sila pinapakain ito kung walang maibibigay na pera si Miss Marie sa kanila. Paliwanag ng private investigator. Okay, thank you. Ipapahulog ko na lang sa account mo ang bayad ko. Okay, sir. Thank you po. Aalis na ho ako. Lumabas na ng opisina ang private investigator ni Lemuel habang siya'y nakatingin pa rin sa hawak niyang envelope. Aling Nora, pwede po bang pakibantayan ulit si Ronron? May pupuntahan lang po ako saglit. Oo naman, ako na munang bahala sa kapatid mo. Salamat po. Pupunta kasi si Marie sa kumpanya kung saan siya unang pumunta para magpasalamat sa may-ari sa pagtulong sa kapatid niya. Pagdating niya sa kumpanya, ay kaagad na pinapasok na siya ng guard at hindi na siya hinanapan ng ID, katulad ng dati. Sumakay ng elevator si Marie papunta sa opisina ni Lemuel, pero hindi pa sumasara ang pinto ng may kamay na humarang dito. Mabuti na lang nakahabol pa ako. Nakangiting sabi ng isang lalaki. Hi miss! Bati ni Dino kay Marie. Nahihiya namang bumati din si Marie sa binata. I'm Dino nga pala. Ikaw? Bago ka lang ba rito? Ah hindi, may pinuntahan lang ako rito. Ah ganun ba? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ha? Naputo lang sasabihin sana ni Marie nang bumukas na ang elevator. Ah sige ah, mauna na muna ako sa'yo. Lumabas na si Marie sa elevator habang naiwan naman si Dino. Nakangiting nakatingin si Dino sa babae na unti-unting nawawala sa paningin niya. Magkikita pa tayo ulit, Miss Ganda. Nakangiting sabi ng binata. Habang pumipirma sa mga papel, ay may biglang kumatok sa pinto ng opisina ni Lemuel. Come in. Bumukas ang pinto at pumasok doon si Marie. Good morning, sir. Magalang na bati ni Marie kay Lemuel. Oh, Miss Salazar, you're here again. Opo, sir. Gusto ko lang po sana ang personal na magpasalamat sa ginawa mong pagtulong sa kapatid ko. Magalang na ani ni Marie. Hindi libre ang pagtulong ko sa iyo, Miss Salazar. Ang sabi mo sa akin, nung pumunta ka rito na gagawin mong lahat para sa kapatid mo, right? Opo, kahit ano pong kapalit. Okay lang po, sir. Mabayaran ko lang ang kabutihan mo sa akin at sa kapatid ko. So kahit na anong gusto ko, susundin mo? Yes, sir. Kahit na ano po. Magalang pa rin na sabi ni Marie. Okay. Gusto kong maging bedwarmer ka. Kaya mo ba? Hindi nakapagsalita si Marie dahil sa narinig. Nakatingin lang siya kay Lemuel na walang sinasabi. Sir. Ayoko nang pabalik-balik ako sa pagsasalita, Miss Salazar. Agad na namutla si Marie sa seryosong boses ni Lemuel. Or baka gusto mong bayaran na lang ang ginastos mo sa opera ng kapatid mo. Mas lalo namang natigilan si Marie sa sinabi ni Lemuel. Final decision mo ang gusto kong marinig, Miss Salazar. Sige ho, sir. Mahinang sagot ni Marie kay Lemuel. Okay, at hindi ka nababalik sa bahay ng tiyahin mo. Bibigyan kita ng bahay na matitirhan yon ng kapatid mo. At ikaw na ang magiging personal assistant ko dito sa opisina ko. Lahat ng utos ko, gagawin mo.
Huwag kang mag-alala. May sahod ka sa pagiging personal assistant ko. Maliban na lang sa pagiging bedwarmer mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Miss Salazar? Yes, sir. Masakit man sa loob niya, pumayag pa rin siya sa gusto ng lalaki. Alang-alang sa kapatid niya. Pagkalabas ng kapatid mo sa ospital, sa bahay na binili ko na kayo uuwi. Alam kong hindi mabuti ang trato ng tiyahin mo sa'yo, kaya malaking paborito para sa'yo. Matapos mag-usap ni Maria at Limuel, ay bumalik na siya sa ospital. Lord, salamat po sa kabutihan mo sa amin ng kapatid ko. Ikaw na ho ang bahala kung ano ang magiging bukas namin. Lihim na panalangin ni Marie. Nagdaan pa ang mga araw. Tuluyan ang nakalabas ng ospital si Ronron. At tulad ng napag-usapan nila ni Limuel, ay doon na nga sila umuwi sa bahay na sinasabi ni Limuel sa kanya. Pinahatid sila ni Limuel sa driver nito, kaya wala silang naging problema at mabilis lang sila na nakarating sa bahay kung saan sila titira. Wow ate, dito na talaga tayo titira? At may flat screen TV pa tayo. Sa atin na ba talaga to ate? Masayang tanong ni Ronron sa kapatid niya. Oo Ron, dito na muna tayo mula ngayon. Saka may trabaho na rin ako. Okay ka lang ba dito? Papupuntahin ko lang ang anak ni Aling Nora dito para may kasama ka kapag nasa trabaho ako. Okay lang ako dito ate, huwag kang mag-alala sa akin. Mabuti naman kung ganun, manood ka lang dito ng TV ha. Magluluto lang ako ng pagkain natin. Tumangulang si Ronron sa ate niya, saka pumunta sa kusina si Marie para magluto ng hapunan nila. Sa pagdaan ng mga araw ay naging maayos naman ang trato ni Limuel kay Marie, kahit palagi itong masungit sa kanya. Hello love! Nagulat si Limuel sa bigla ang pagdating ni Caitlin sa opisina niya. I missed you. Do you miss me? Tumaas lang ang kilay ni Limuel sa babae. Anong kailangan mo? Walang ganang tanong ni Limuel sa babae. Sir, ito na po ang pinatitimpla mong kape. Magalang na sabi ni Marie. Who is she, love? Turo ni Caitlin kay Marie. She's my PA. What? Oh no! Dapat sinabi mo sa akin na kukuha ka pala ng PA para ako na lang mag-a-apply sa'yo. Handa akong pagsilbihan ka, love. Malanding sabi ni Caitlin, pero hindi siya pinansin ni Limuel. Sa araw-araw na nasa opisina ni Limuel si Marie, ay masasabi niyang napakasipag nito sa trabaho. At simula nang dumating ito ay napakalinis ng opisina niya. Iniba rin ito ang arrangement sa opisina niya, kaya mas umaliwalas ang loob ng kanyang opisina. Hello kuy! Oh miss, di ba ikaw yung babae sa elevator? Nakangiting sabi ni Dino. Ah, ako nga yun. Mahinhin na sabi ni Marie. Wow, so dito ka pala nagtatrabaho kay kuya. Personal assistant ko siya, Dino. Hindi mo siya pwedeng bastusin. Kuya naman, hindi ko naman siya binabastos. Hindi pa sa ngayon, anong kailangan mo at napadalaw ka dito sa opisina ko? Wala, dinalaw ka lang. Hindi ko naman alam na dito pala nagtatrabaho si Miss Ganda. Sabay kindat ni Dino kay Marina, ikinaismid nito. Parang gusto ko na yatang araw-araw na pumunta rito sa opisina mo, kuya. Sinamaan ni Limuel ng tingin ng kapatid, pero ngumisi lang ito sa kanya. Bakit kuya? Dalaga naman siguro siya, di ba? Get out of my office now, Dino. May diing sabi ni Limuel sa kapatid. Eto naman si kuya, galit agad. Oo na, lalabas na ako. Sige na, bye Miss Ganda. Nakangiting ani ni Dino kay Marie. Kapatid mo po pala siya, sir. Ang gwapo din pala niya, ano? Akala ko, empleyado mo rin siya rito. Forget him and go to your work. Utos ni Limuel sa dalaga. Kaya mabilis na umalis ang dalaga. Takot kasi siyang mapagalitan ni Limuel. Nagdaan pa ang mga araw at naging buwan. Ang noon na paminsan-minsan ni Dino sa opisina ni Limuel ay napapadalas na. Kaya umabot na sa pinabansya ni Limuel sa opisina niya. Hindi na maitago pa ni Dino na gusto niya ang dalaga. Pero hindi siya makalapit dito dahil takot siya sa kuya niya. Iahatid na kita sa bahay niyo. Sabi ni Limuel sa dalaga na papalabas na ng opisina. Naku, huwag na po sir. Marami pa namang jeep ang dadaan yun sa labas. Nakakahiya naman po kasi sa inyo sir. Let's go. Nauna nang naglakad si Limuel palabas, habang nakasunod naman si Marie dito. Kung ako siguro si Marie, siguradong laglag ng panty ko sa kagwapuhan ni Sir Limuel ano. Ang swerte talaga niya. Siya ang kinuhang PA ni sir. Bulungan ng mga empleyado ni Limuel
habang dumadaan sila. Seryoso lang si Lemuel habang si Marie ay namumula na sa hiya. Siya kasi ang nahihiya sa pinagsasasabi ng mga empleyado ni Lemuel. Bilisan mong maglakad, ayoko sa kukupad-kupad. Mahina pero rinig ni Marie na sabi ni Lemuel. Kahit nasasaktan na si Marie sa mga sinasabi ni Lemuel, ay binabaliwala na lang niya dahil sa malaking utang na loob niya rito. Gerin, mabilis na sumakay si Marie sa loob ng kotse. Saka palang umikot si Lemuel sa driver's seat. Tahimik lang sila habang nasa biyahe. Nasa labas ang mata ni Marie habang si Lemuel ay pasimple lang din na nakatingin sa dalaga. Pagdating sa bahay ay kaagad na sinalubong ni Ronron ang kapatid. Ate, may kasama ka pala. Ate, sino siya ate? Ang gwapo naman niya. Manghang sabi ni Ronron. Ronron, mag-hi ka sa kanya. Si Sir Lemuel siya. Siya yung sinasabi ko sa iyo na tumulong sa atin para maoperahan ka. Talaga ate? Siya yun? Mabilis na yumakap si Ronron kay Lemuel. Sir, salamat sa iyo. Dahil dinugtungan mo po ang buhay ko. Pasasalamat ni Ronron sa binata. Hindi naman nakagalaw si Lemuel. Ronron, tama na yan. Baka madumihan ang damit ni Sir. Hinila ni Marie ang kapatid palayo kay Lemuel. Sir, pasensya ka na sa kapatid ko ah. Nasabi ko kasi sa kanya na ikaw ang tumulong sa amin. It's okay. Pasok po muna kayo sir. Dito na lang din muna kayo maghapunan. Magluluto po ako. Sure. Diretsyong sagot ni Lemuel. Akala ni Marie ay tatanggi ito sa kanya. Sinubukan lang naman niya sana. Nauna nang naglakad si Ronron at Lemuel habang nakasunod naman si Marie sa kanila. Habang nagluluto si Marie, si Lemuel at Ronron naman ay nag-uusap lang sa may sala. Alam mo ba, sir, nung nandun pa kami sa bahay ng tiyan namin, ay halos hindi ko makain si ate. Dahil ang para sana sa kanya ay binibigay na lang niya sa akin. Umiinom na lang siya ng tubig para mabusog siya. Kaya mahal na mahal na mahal na mahal ko siya eh. Nakangiting sabi ni Ronron. Humaba pa ang usapan ng dalawa hanggang sa tinawag na sila ni Marie para kumain. Maupo na po kayo, sir. Ron, dito ka na sa tabi ko. Matapos magdasal ay kumain na sila. Paglapat ng ulam sa dila ni Lemuel ay hindi niya alam pero parang may kapareha ang luto ni Marie. Masarap. Yun na lang ang nasabi ni Lemuel. Napangiti naman si Ronron sa sinabi ni Lemuel. Masarap po talagang magluto si ate sir. Kaya nga siyang tagaluto kina tiye. Pero hindi naman siya pinapakain. Ron, ang bibig mo. Saway ni Marie sa kapatid niya. It's okay, Miss Salazar. Hindi na nagsalita pa si Ronron. Ganoon din si Marie, hanggang sa natapos na silang kumain. Nagpaalam na rin si Lemuel sa magkapatid. Balik po ulit kayo dito, sir, ah. Nakangiting sabi ni Ronron. Sure, Ron. Basta, may oras ako. Nakangiting sabi din ni Lemuel sa bata. Ate, ang bait pala ni Sir Lemuel, ano? Oo, kaya wag nating abusuhin ang kabaitan niya sa atin. Mahinahon na sabi ni Marie sa kapatid. Opo, ate. Kuya, imbitado tayo sa party ng mga Villamor. Pupunta ka ba? I don't know. Pumayag ka na kuya. At isama mo na rin si Marie. Nakangiting sabi ni Dino. May gusto ka ba kay Marie? Seryosong tanong ni Lemuel sa kapatid niya. Wala namang masama di ba? Dalaga siya. Binata ako. At bagay kami dahil pareho pa kaming bata. Walang gatong nasabi ni Dino. Kaagad na nag-iba ang pakiramdam ni Lemuel dahil sa sinabi ng kapatid niya. Pero hindi niya ito pinapahalata. Dumating ang araw na sinasabi ni Dino sa kapatid niya. Gusto sana niyang sunduin si Marie pero pagdating niya ron ay siya ring sakay ni Marie sa mamahaling sasakyan at alam niya kung kanino yon. Akala ko ba hindi niya isasama si Marie? In fairness ang ganda ni Marie sa suot niya. Nakangiting sabi ni Dino kahit siya lang mag-isa. Dahil sikat na businessman si Lemuel ay hindi maipagkakaila na marami ang gusto makipag-partner sa negosyo at lalong marami ang kababaihan na nagpapapansin dito dahil taglay din ito ang perpektong mukha na gustong gusto ng lahat. Hello Mr. Smith, I'm glad to see you here. Nakangiting sabi ng anak ng mga Villamor. Wanna join me? Tila nangaakit na sabi nito. I'm sorry. Oh come on Mr. Smith. Hi Miss Villamor. Bati ni Dino sa dalaga. Oh, nandito ka rin pala, Dino. Of course, Miss Villamor. Papalagpasin ko bang pagkakataon na ito? Nakangiting ani ni Dino.
Kahit kailan hindi ka pa rin talaga nagbabago. Tumatawang sabi ni Rika. Hi Marie, you look so beautiful. Puri ni Dino sa dalaga na siyang ikinainit ng piski ng dalaga. Thank you. Mahinang pasalamat ni Marie sa binata. Nagkayayaan na si Dino at Rika habang si Lemuel at Marie ay umupo na rin. Sir, ang social naman po pala dito. Nakakahiya po. Ako lang sigurong naiiba rito. Mahinang ani ni Marie kay Lemuel. Huwag kang mahiya. Mayaman lang sila pero pareho lang tayong tao. Mahinahon na sabi ni Lemuel. Pagdaan ng waiter na may dalang wine, ay kumuha ng dalawang wine si Lemuel. Ang isa'y binigay niya kay Marie. Uminom ka kahit konti lang, para magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Uminom nga ng wine si Marie, hanggang sa medyo natamaan na siya, dahil hindi naman siya sanay, kaya mabilis na natamaan. Sa paglipas ng oras ay nagkasiyahan ng karamihan sa kasama ni Lemuel. Si Marie din ay panay na ang ngiti. Are you okay? Okay lang po ako, sir. Medyo tinamaan lang po ako ng konti. Iyahatid na kita sa inyo. May trabaho ka pa bukas. Tumayo na si Lemuel. Ganon din si Marie. Pero muntik nang ma-out of balance si Marie. Mabuti na lang at mabilis siyang nahawakan ni Lemuel. Careful. Thank you, sir. Mahinang sabi ni Marie. Nagpaalam muna si Lemuel sa pamilyang Villamor. Saka sila tumuloy. Pagdating sa kotse ay pinasakay na ni Lemuel ang dalaga bago siya umikot sa driver's seat dahil lasing na hindi na napigilan ni Marina makatulog sa inuupuan niya. Habang si Lemuel ay panay ang sulyap sa dalaga na nasa likuran niya. Pagdating nila sa bahay ay mabilis na bumaba si Lemuel at kinatok ang pinto kung saan si Marie pero walang sumasagot kaya siya na lang ang nagbukas ng pinto ng kotse. Nabungaran niya ang tulog na dalaga. Hindi maiwasan ni Lemuel na mapatitig sa cute na mukha ng dalaga at lihim pa siyang napalunok nang matitigan ng manipis at mapulang labi ng dalaga. Dahil sa ininom niyang alak ay mabilis na nag-init ang pakiramdam ni Lemuel matapos matitigan ng dalaga. Oh damn! Mahina niyang ani sa sarili. Marie, hey, andito na tayo. Nakailang tawag na si Lemuel sa babae pero hindi pa rin ito magising. Kaya binuhat na lang niya ito. Binuksan ang pinto ng bahay dahil may duplicate naman siya sa pinto. Kaya madali siyang nakapasok sa loob. Habang si Marie ay tulog pa rin. Hindi niya alam ang pagbuhat ni Lemuel sa kanya papasok sa kwarto niya. Alam ni Lemuel na tulog na si Ronron. Kaya hindi na niya ito inabala pa. Mahinang inilapag ni Lemuel sa Marie sa kama. Para hindi ito magising. Pero gumalaw si Marie at yumakap pa ito kay Lemuel. Kaya bumalik na naman ang init ng katawan ni Lemuel. At ang mas ikinainit pa ng katawan niya ay ang muntik nang maglapat ang labi nilang dalawa. Nang hindi na mapigilan ni Lemuel ang sarili ay mabilis niyang pinaglapat ang labi nila ng dalaga. Unti-unting nagising si Marie at una niyang nabungaran ang mukha ng amo na humahalik sa kanya. Sir Lemuel! Gusto niyang tumutol sa ginagawa ng lalaki sa kanya pero hindi nakikisama ang katawan niya. Lalo pa nang maisip niyang sinabi nitong maging bedwarmer siya nito. Walang nagawa si Marie kung hindi ang magpaubaya na lang kay Lemuel. Nagustuhan niya ang ginagawa ng lalaki sa kanya. Lalo na nang maglakbay ang kamay ng lalaki sa katawan niya. Unang pagkakataon na may lalaking humawak sa katawan niya. At si Lemuel lang yun. Matapos silang pag-isahin ang mga katawan nila, ay kaagad nang natulog si Marie. Habang si Lemuel, dahil hindi naman siya masyadong lasing ay umuwi pa rin siya sa bahay niya. Pagising kinabukasan ni Marie ay masakit ang buong katawan niya. Pati ulo niya ay sobrang sakit din. Nang maalalang nangyari sa kanila ni Lemuel ay hindi napigilan ni Marie ang luhang tumulo sa mga mata niya. Pero wala na siyang magagawa pa dahil hindi lang niya ginusto ang nangyari. Kasunduan din nila na maging bedwarmer siya ni Lemuel kaya wala siyang karapatan na magreklamo. Ate, may masakit ba sa'yo? Namumutla ka. Tanong ni Ronron sa kapatid niya habang nasa hapagkainan sila. Ha? Wala naman. Nanghihinang sabi ni Marie. Lumapit si Ronron sa kapatid niya at sinalat niya ang noon nito. Ate, ang init mo. Huwag mo sabihin na magtatrabaho ka pa rin. Kailangan Ronron dahil malaking utang natin kay Sir Lemuel. Pero may sakit ka.
Maiintindihan ka naman siguro niya kung hindi ka muna papasok, diba? Magpahinga ka na lang muna, ate. Ako nang bahala dito sa kusina. Walang nagawa si Marie kung hindi ang umakyat na lang ulit sa kwarto niya. Sa opisina ni Lemuel ay panay ang tingin niya sa kanyang relo. Malapit nang mag-alas 10 pero wala pa rin si Marie. Hindi rin niya matawagan ng assistant niya dahil wala itong cellphone. Maghapon na hindi nakapag-concentrate si Lemuel sa trabaho niya sa kakaisip niya sa dalaga. Kaya pagkatapos ng trabaho niya ay sa bahay kaagad ni na Marie siya pumunta. Pagdating niya ron ay nakakunot pa ang noo niya dahil nando doon ang sasakyan ng kapatid niyang si Dino. O kuya, andito ka rin pala. Anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Seryosong balik na tanong ni Lemuel sa kapatid niya. Sir, pasensya na kung hindi nakapasok si ate sa trabaho niya ha. Nilalagnat po kasi siya. Pero nakainom naman na po siya ng gamot. Nakakain na rin siya dahil pinagluto siya ni Kuya Dino. Nakangiting sabi ni Ronron. Okay, pakisabi sa kanya na kailangan bukas. Nasa opisina na siya. Pero kuya, hindi ikaw ang kinakausap ko, Dino. Kaya isara mo yung bibig mo. Seryosong sabi ni Lemuel. Kaya napatahimik na lang ang kapatid niya. Umalis na si Lemuel sa bahay ni na Marie. At hindi niya alam pero mabigat ang pakiramdam niya nang malaman niya na si Dino ang nag-aalaga sa dalaga. Kinabukasan, kahit nangihina pa'y pinilit ni Marie na bumangon para pumasok. Hindi na masakit ang ulo niya pero nangihina pa ang tuhod niya. Sigurado ka bang papasok ka, ate? Kaya mo na ba? Baka mapano ka pa ron. Okay lang ako, Ronron. Kaya ko naman. Kailangan ko nang pumasok dahil siguradong magagalit na si Sir sa atin kapag hindi ako pumasok ngayon. O sige, basta mag-iingat ka, ate, ah. Salamat, Ron. Sa opisina ni Lemuel ay halos kasabay lang niya si Dino na dumating. Wala dito ang opisina mo. Bakit ka nandito? Walang ganang sabi ni Lemuel sa kapatid. Hihintayin ko lang si Marie, kuya. Ibibigay ko lang sa kanya tong bulaklak. Saka ako pupunta sa opisina ko. Hindi nagtagal ay dumating na nga si Marie sa opisina ni Lemuel. Good morning, sir. Nangihinang bati ni Marie kay Lemuel. Good morning, Marie. Flowers for you. Agad na napabaling kay Dino ang tingin ni Marie. Hi, Dino. Andito ka rin pala. Salamat dito. Tukoy niya sa bulaklak. Ano, okay ka na ba? Wala ka na bang nararamdaman na masakit? Nag-aalalang sabi ni Dino. Okay na ako, Dino. Salamat sa pag-aalala. Pwede ka nang lumabas dahil magtatrabaho na kami. Seryosong sabi ni Lemuel. Okay, pero babalik ako mamayang tanghali para yayain si Marie ng lunch. May meeting ako sa isang restaurant at si Marie ang isasama ko, kaya huwag ka nang mag-abala pa. Ah, okay. Sa susunod na lang, Marie, ililibre kita. Nagpaalam na si Dino sa kapatid niya at kay Marie. Pagkasara ng pinto ay kaagad namang humingi ng sorry si Marie sa hindi pagpasok nito kahapon. Are you okay now? Okay na po ako, sir. Mahinang sagot ng dalaga. Habang hindi ito makatagal ng tingin sa lalaki. Naalala niya kasi ang ginawa nila noong nakaraang gabi sa kwarto niya. Dahil sa naisip ay mabilis na nag-init ang mukha ni Marie at namula. At dahil maputi siya ay halata ang pamumula ng pisngi niya. Are you okay? Namumula ka? Ah, opo, sir. Okay lang ho ako. Mahinang ani ni Marie. Dahil sa kagagaling pa lang niya sa sakit ay hindi muna siya masyadong inuutusan ni Lemuel. Pero pinapakiramdaman niya lang ito. Marie, pwede mo ba akong itimpla ng kape? Utos niya sa dalaga. Nagdaan pa ang mga araw. Unti-unti nang napapalapit ang loob ni Marie sa boss niya. Ganoon din si Lemuel sa dalaga. Pero hindi niya ito pinapakita. Si Dino naman ay panay ang pangungulit kay Marie. Pinapakitunguhan naman niya ng maayos ang lalaki pero kahit konti ay wala siyang nararamdaman para dito. Dino, hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng to eh. Pero patawad, hanggang kaibigan lang kasi ang kaya kong ibigay sa'yo. Mahina niyang sabi sa lalaki. Si kuya ba? Agad na patingin si Marie kay Dino. Ang swerte ni kuya at siyang gusto mo. Dino, hindi. Wala kaming relasyon ng kuya mo. Assistant niya lang ako. Yun lang yun. Paliwanag niya sa lalaki. Don't worry. Okay lang. Basta hayaan mo lang akong mahalin ka palagi.
at palagi kitang dadalawin dito. Kayo ni Ron Ron. Oo naman, bakit hindi? Salamat. Paano? Aalis na ako ah. Umalis na nga si Dino habang nakatingin na lang si Marie sa kotse na papalayo na. Alam mo ate, kung papipiliin ako kay Kuya Dino at Sir Lemuel, mas gusto ko si Sir Lemuel para sa'yo. Ano? Ikaw talaga. Hindi naman maliligaw sa akin yun. Kaya lang yun mabuti sa atin dahil may utang tayo sa kanya. Alam ko naman ate, sinabi ko lang naman sa'yo na kung papipiliin ako, si Sir Lemuel ang gusto ko. Ewan ko sa'yo, alika na nga. Pumasok na ang magkapatid sa loob. Sa nagdaang mga araw, palaging may gustong kainin si Marie hanggang sa isang araw. Wow, ang sarap nito ah. Halos tumulo ang laway ni Marie nang makakita siya ng mangga. Ate, magkano po ang isa nito? Tanong niya sa tindera ng mangga. 20 yung binilatan na maliit ineng, 30 naman yung malaki. Dahil may pera naman si Marie, maliban sa binalatan na ay bumili pa siya ng 1 kilo nung hindi pa nababalatan at isinilid niya ito sa bag niya habang papasok na siya sa kumpanya. Pagkapasok ni Marie sa opisina ni Lemuel ay wala pa ang boss niya, kaya nang maubos niya ang kinakain na mangga ay nagbalat pa siya ng panibago at nilagyan ng tuyo, suka at bagoong. Napasarap ang kain ni Marie sa loob ng opisina ni Lemuel, kaya hindi na niya namalayan ang pagpasok ni Lemuel sa loob ng opisina. Napatitig na lang si Lemuel sa dalaga na sarap na sarap sa kinakain nito. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Lemuel. Nanibago lang siya sa ginagawa ng babae. Sa pagdaan ng mga araw, ay nagtataka na si Lemuel kung bakit palagi na lang ganun ang ginagawa ni Marie. Are you pregnant? Wala sa sariling tanong ni Lemuel sa dalaga. Napaangat naman ang tingin ni Marie kay Lemuel at marahan itong tumango sa binata. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Lemuel. Nakatitig lang din siya kay Marie at nang matauhan sa kakatitig niya sa dalaga ay saka pa lang siya nag-iwas ng tingin. Why didn't you tell me? Seryosong tanong ni Lemuel sa dalaga. Hindi naman ho yun kasali sa napagkasunduan natin sir na pag mabuntis ako ay sasabihin ko sa'yo. Dahil wala naman yun sa kasunduan natin. Mahinahon na sagot ni Marie. Kahit na, anak ko pa rin yan at may karapatan ako sa kanya. At obligasyon ko na pangalagaan ka. May diing sabi ni Lemuel. At dahil gusto niyang makasiguro na nasa maayos na kalusugan ng anak niya, ay dinala ni Lemuel si Marie sa kaibigan niyang Obigaini at doon pinasuri. She is 1 month pregnant, Lemuel. At kailangan hindi siya ma-stress. Kailangan hindi siya nagbubuhat ng mabibigat dahil mahina ang kapit ng bata sa tiyan niya. Maibibigay din akong mga vitamins at kailangan niyang inumin yun araw-araw. Okay, thank you. You're welcome. Nagpaalam na si Lemuel sa kaibigan niya at kaagad na silang umalis. Pagdating nila sa opisina, hindi na inutusan pa ni Lemuel si Marie. Nakaupo lang ang dalaga sa sofa habang nanonood kay Lemuel. Nagdaan pa ang mga araw. Sa araw-araw ni Marie sa opisina ni Lemuel ay kain at tulog lang ang ginagawa niya. Kahit pumapasok siya sa opisina ay wala naman siyang ginagawa doon. Kaya ang ibang empleyado ni Lemuel ay masama na ang tingin kay Marie. Pero kahit ganoon ay pinakikitunguhan pa rin niya ang mga ito ng maayos. Sasama ka sa akin bukas. Pupunta tayo sa mall kung saan ay pagmamayari ko. May mga kamiting lang ako ron. Sige ho sir, anong oras po ba? Susunduin na lang kita sa bahay niyo bukas ng umaga. Okay po sir. Hi Mr. Smith. Nakangiting bati ni Rika sa binata. Miss Villamore, what brings you here? Well, I will visit you. Namiss lang naman kita. Napaismid naman si Lemuel sa sinabi ng dalaga. I'm busy Miss Villamore. Hindi kita may entertain. Oh come on Lemuel. Kahit ngayon lang, gusto lang sana kitang yayain na kumain sa labas. Still no, Miss Villamore. Kaya makakalabas ka na. Padabog na lumabas ng opisina ni Lemuel si Rika habang masama ang tingin nito kay Marie na nasa malapit lang sa pinto. Napahilot na lang si Lemuel sa batok niya. Alam niyang matagal nang may gusto sa kanya si Rika. Pero sadyang wala siyang kahit paghanga man lang na nararamdaman dito. Magligpit ka na ng gamit mo. Iuwi na kita.
nawala na ako ng gana sa araw na to. Sabi ni Lemuel, hindi na nagreklamo pa si Marie. Mabilis niyang kinuha ang bag niya at sumunod na siya kay Lemuel. Tulad ng unang punta ni Lemuel sa bahay nila Marie, ay ipinagluto ulit siya ni Marie. Pero sa pagkakataon na yun ay tumulong na si Lemuel sa kanya. Sir, kaya ko naman po magluto. Maupo na lang ho kayo. Nakakahiya naman po. Bisita ka namin pero tumutulong ka pa sa akin dito. It's okay. Ayokong mapagod ka. Alam mong bawal sa'yo yun. Seryosong sabi ni Lemuel. Walang nagawa si Marie kung hindi ang pabayaan ng boss niya na tumulong sa kanya. Gabi na nang umuwi si Lemuel sa bahay niya. Magkaiba ng tirahan si Lemuel at Dino dahil si Dino ay nasa magulang nila tumitira. Habang si Lemuel ay doon lang siya sa bahay na binili niya. Tanging siya lang ang nandun. Wala siyang katulong dahil ayaw niya nang may maingay sa bahay niya. Bihis na bihis ka yata ate. May lakad ka ba? Nagtatakang tanong ni Ronron sa kapatid. Oo Ron, isasama kasi ako ni Sarah sa mall kung saan siya may ka-meeting. Kaya kailangan presentable akong tingnan dahil yun ang gusto ni Sir Lemuel. Paliwanag ni Marie sa kapatid niya. Baka gagabihin ako ng uwi mamaya ha. Magluto ka nilang na makakain mo. Marunong ka namang magluto, di ba? Oo ate, kanin lang ang lulutuin ko. At ang ulam, may canned goods naman dyan. Yun nilang ang uulamin ko. Okay, mag-iingat ka dito ha. Ikaw din ate, mag-iingat ka. Salamat Ron. Pasalamat ni Marie sa kapatid. Dalawang buwan na ang tiyan ni Marie at medyo halata na ang tiyan niya. Hindi pa rin niya nasabi kay Ronron ang tungkol sa kalagayan niya. Ayaw niyang sabihin ang totoo dito dahil ayaw niyang mag-iba ang pagtingin ng kapatid sa kanya. Napatitig si Lemuel kay Marie nang lumabas ito ng bahay. Nagagandahan siya sa ayos ng babae at tumataba na rin ang pisngi nito dala ng pagbubuntis niya. Maputi si Marie kaya bumagay sa kanyang suot na black dress na siya mismo ang bumili. Pagdating sa kotse ay kaagad na pinagbuksan ni Lemuel ng pinto si Marie na palagi niyang ginagawa sa dalaga sa tuwing isasabay niya ito. Tahimik lang si Marie sa loob ng sasakyan, ganoon din si Lemuel. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Pagdating sa mall ay kaagad na pumunta si Lemuel sa opisina ng manager ng naturang mall. Magpo-promote kasi sila ng mga empleyado kaya niya tinipon ang mga ito. Dahil hindi naman kasali si Marie sa meeting, ay iniwan lang muna siya ni Lemuel sa labas para makapaglibot-libot muna siya sa mall habang nasa meeting siya. Wow, ang ganda naman ng mga damit na to. Pero ang mahal din. Ay, wala talagang hindi mahal basta nasa mall. Mahinang anas ni Marie. Naaaliw na tumitingin lang si Marie sa mga nakikita niya sa loob ng mall hanggang sa dumating na ang oras na sinabi ni Lemuel sa kanya na bumalik siya sa lugar kung saan siya pupuntahan ni Lemuel. Pagdating niya ron ay nandun na si Lemuel. May gusto ka pa bang bilhin? Tanong ni Lemuel sa dalaga. Wala na sir. Magalang na sagot ni Marie sa lalaki. Okay, mauna ka na sa kotse. May bibilihin lang ako saglit. Tumangulang si Marie kay Lemuel at lumabas na siya. Nakatayo sa tapat ng kotse ni Lemuel si Marie at pinagmamasdan ang kabuuan ng building. Sobrang laki kasi nito at namangha siya sa design nito. Oh, tingnan mo nga naman kung sinong nandito. Napalingon si Marie sa likuran niya nang may nagsalita. Siyang Lourdes. Oo, ako nga. Aba mukhang tao ka na ngayon ha. At saan ka naman nakakuha ng pinangbili mo niyang damit na suot mo, ha? Mahal ang ganyang klase ng damit ha. Baka naman inakaw mo yan ha? Natatawang sabi ni Lourdes. Hindi ho ako magnanakaw, Chang. At alam mo yan, hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Sagot ni Marie sa tiyahin niya. Abay, sumasagot ka na ngayon ha. Wala kang karapatan para sagut-sagutin ako. Malaki pa rin ang utang na loob mo sa akin. Kayo ng kapatid mo. Walang hiya ka? Hinila ni Lourdes ang buhok ni Marie, kaya napadaing ang dalaga sa ginawa nito. Ah, ano ba, Chang? Bitawan mo sabi ang buhok ko eh. Itinulak ni Marie ang matanda, dahilan para mapaupo ito sa semento. Aray! Ang sakit ng puwet ko! Daing na sabi ni Lourdes. Hoy! Anong ginawa mo sa nanay ko, ha? Walang hiya ka? Wala kang karapatan na saktan tong nanay ko, ha? Galit na sigaw ni Riza kay Marie. Siya ang nauna, kaya gumanti lang naman ako, ha? Mahinahon na sabi ni Marie. Ano? Hindi ganyan ang nanay ko.
Kaya wag na wag mo siyang pagbibintangan na siyang nauna. Nakabihis ka lang ng ganyan kung umasta ka na. Hoy, kahit magsuot ka pa ng gold, hinding-hindi mawawalang pagiging basura mo. Ikaw pa rin si Marie walang pinag-aralan. Oo nga, tama ka anak. Akala siguro niya porket nakabihis siya ng mamahalin ay magmumukha na siyang tao. Hindi niya alam isa pa rin siyang basura. Tumatawang sabi ni Lourdes. Yeah, tama ka ma. At dapat sa mga basura, sinusubsob sementong mukha para mas magmukha pa silang mga basura. Hindi nakagalaw si Marie nang hablutin bigla ni Risa ang buhok niya. Yan anak, o sige, isubsob mo ang mukha niyan sa semento para makaganti ako sa ginawang pagtulak niyan sa akin kanina. Sobrang sakit ng puwet ko dahil sa ginawa niya. Panunulsul ni Lourdes sa anak niya. What's happening here? Galit na sabi ni Lemuel nang makitang sinasabunutan si Marie ni Risa. Inilayo niya si Marie at masamang tiningnan si Risa. I said what's happening here? Tanong ulit ni Lemuel. Ang babaeng yan kasi sir, tinulak niya yung nanay ko na walang dahilan. Kaya anong gagawin ko? Titingnan ko lang ba ang nanay ko na sinasaktan ng babaeng yan? No way! Tamang anak ko sir, sinabi ko lang naman sa kanya na kahit magbihis pa siya ng mamahalin, amoy lupa pa rin siya. Sabi pa rin ni Lourdes. Bumaling ang tingin ni Lemuel kay Marina parang gusto nang maiyak. Hindi ko naman ginawa yun. Nauna niya kasi akong sinabunutan kaya ako siya naitulak. Pero hindi ko naman po yung sinasadya. Pinagtatanggol ni Marie ang sarili. Miss Hernandez, huwag kang maniwala sa babaeng yan, sir. Hindi totoo ang sinasabi niyan. Sabi pa ni Risa. Kung makapagsalita kayo para kayong mga walang pinag-aralan. Ikaw, Miss Hernandez, hindi ba isa ka sa tumatakbong kandidato bilang manager? Sayang at nalaman ko na ganyan pala ang ugali mo. Hindi niyo ba alam na may CCTV dito sa labas ng mall ko? At hihingin ko ang copy nun. At kapag napatunayan kong ikaw at ang iyong inang nauna, I'm so sorry pero tatanggalin kita sa trabaho mo dahil hindi ko kailangan na empleyado na basurang ugali. At bago ko pala makalimutan ang nilalait niyong basura, ay assistant ko. Kaya sa susunod na saktan niyo siya, sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak niyo. Let's go. Sumakay na ang dalawa sa kotse habang ang mag-inay hindi nakapagsalita sa nalaman. Hindi kasi nila akalain na si Marie magiging assistant ni Lemuel. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na talaga maitatago pa ni Marie ang pagbubuntis niya dahil halatang halata na ang bilog ng tiyan niya. Kaya napuno na naman siya ng pangungutya ng mga mapanghusga. Gosh! Akala ko ba mabait at hindi makabasag pinggan yun? Ayun naman pala'y pailalim ang galawan. Hanep! Hindi nabulungan dahil sinasadya na talaga na iparinig ng mga katrabaho ni Marie sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sobrang nasasaktan si Marie sa mga naririnig niya, kaya napahagulgol na lang siya sa loob ng opisina ni Lemuel. Hanggang sa isang araw, Marie, mauna ka na sa conference room. Susunod na lang ako. Utos ni Lemuel sa dalaga. Sige po, sir. Dala ang mga papel na kailangan ni Lemuel ay mabagal na naglakad si Marie papunta sa conference room. Pagdating niya ron ay marami na mga taong nando doon sa loob. Nando na rin ang ibang mga board members. Oh, Lucas here. Sabi pa ni Rica na nakadekwatro habang nakaupo sa upuan. Hindi pinansin ni Marie si Rica at nagpatuloy lang siya na pumunta sa upuan ni Lemuel at dinala doon ang pinadala ni Lemuel sa kanya. Alam mo, ang bastos mo talaga eh no? Kinakausap pa kita talagang wala kang modo. Galit na sabi ni Rica. Wala kong panahon para patulan ka, Ma'am Rica. Mahinahon na sabi ni Marie. Oh, marunong ka nang sumagot ngayon ha? Saan mo naman nakuhang kakapalan ng mukha mo na yan? Isa ka lang hampas lupa't isang bayaran. Nakangising sabi ni Rica. Mabilis na lumingon si Marie kay Rica at masama itong tiningnan. Hindi ako bayaran, Ma'am Rica. Bawiin mo sinabi mo. May diing sabi ni Marie. Oh really? Hindi nga ba eh, kung totoo yan, sige nga sabihin mo sa akin kung sinong ama niyang dinadala mo. Nakangising sabi ni Rica. Agad na patahimik si Marie dahil hindi naman niya pwedeng sabihin na si Lemuel ang ama ng dinadala niya. See? Hindi mo masabi kasi nga isa kang bayaran. Nagbubulungan na mga tao sa conference room. At dahil wala pa si Lemuel,
ay nagkaroon pa ng pagkakataon si Rika na ipahiya si Marie. Malaki ang galit niya sa babae, lalo pa at mas priority ni Lemuel si Marie kesa sa kanya. Lumabas ka rito sa conference room dahil hindi ka naman kasali sa meeting dito. At dahil hindi pa kumikilos si Marie ay mabilis na tumayo si Rika at pahablot na hinawakan si Marie palabas ng conference room. Ma'am Rika, masakit bang kamay ko? Ano humang kasalanan ko sa inyo't ginaganito mo ko? Naiiyak na sabi ni Marie sa babae. Anong kasalanan mo? Dahil inagaw mong atensyon na dapat sana para sa akin. Dahil sa'yo, nawala na ng oras si Lemuel sa akin na malandika. Kaagad na lumapat sa pisngi ni Marie ang kamay ni Rika na siyang ikinasinghap ng mga empleyado at itinulok pa niya ito dahilan ng pagkasalampak ni Marie sa sahig. Yan, buti nga sa kanya, sabi pa ng ibang mga empleyado. Mabuti nga sa kanya, mga aagaw kasi. Napaiyak na lang si Marie dahil sa ginawa ni Rika. What are you doing? Ang galit na sigaw ni Lemuel ang nagpatahimik sa mga empleyado. Tinuturuan ko lang naman ang leksyon ng babaeng yan. Bakit? Kakampihan mo ba ang babaeng yan? Hindi mo ba alam na buntis ang babaeng yan? Dahil isa siyang bayaran. Walang pakundangan na sabi ni Rika. Bulungan ka agad ang naririnig ni Lemuel sa mga empleyado niya. Tumahimik kayong lahat. Wala kayong karapatan na laitin at pag-usapan ng babaeng mahal ko. At hindi ko lang siya basta mahal. Ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. At malapit na kaming ikasal. Ano? Masaya na ba kayo na nalaman niyo na ang totoo? Galit na sabi ni Lemuel. Si Rika, pati ang mga ibang empleyado ay hindi na nakapagsalita dahil sa narinig. Habang si Marie nakatingin lang kay Lemuel na naaawang nakatingin din sa kanya. I'm so sorry kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ipagtanggol ka sa mga taong nanlalait sa'yo. Pangakong ito na ang huli na huhusgahan ka nila. Hindi na napigilan pa ni Marie ang pagtulo ng mga luha niya. Lemuel, ang tiyan ko! Daing ni Marie, nataranta si Lemuel nang may dugo na lumabas sa mga hita ni Marie. Oh, damn! Mabilis na binuhat ni Lemuel si Marie papunta sa kanyang kotse. Kuya, anong... Hindi na naituloy pa ni Dino ang sasabihin niya nang putulin siya ni Lemuel. Ikaw na ang mag-drive sa sasakyan. Bilisan mo! Wala sa sariling napasunod na lang si Dino sa kapatid niya. Pagdating sa ospital ay kaagad na dinala at inasikaso si Marie. Napasuntok sa pader ng ospital si Lemuel dahil sa galit niya. Kuya, ano ba kasing nangyayari? Bakit nagkakaganon si Marie? Tanong ni Dino sa kapatid niya. Napilitan si Lemuel na sabihin kay Dino ang tungkol sa kanila ni Marie. Ano? Kuya, nagawa mo yun sa inosenteng si Marie? Hindi makapaniwalang sabi ni Dino sa kapatid. Anong klaseng tao ka, kuya? Alam mo bang iniidolo kita? Dahil sa pagiging mabait at matulungin mo? Tapos ngayon malalaman ko lang na ginawa mong bedwarmer si Marie at nabuntis mo pa siya? Pakakasalan ko siya. Dapat lang. Dahil kung hindi, ako mismo maglalayo sa kanya mula sa'yo. May diing sabi ni Dino. What do you mean? Matagal ko nang gusto si Marie. Mahal ko siya simula pa lang nang una ko siyang makita. Gusto ko na siya. Sana, ingatan mo siya at ang pamangkin ko. Dahil pag nalaman ko na umiiyak siya dahil sa'yo, kahit may anak pa kayo, kaya kong akuin ang anak mo. Makuha ko lang siya mula sa'yo. Madiing sabi ni Dino bago iniwan nito ang kapatid. Hindi nakapagsalita si Lemuel sa sinabi ni Dino. Saka pa lang niya na-realize na muntik na palang mawala ang babaeng akala niya ay bedwarmer lang niya at hindi niya mahal. How is she, Doc? Mahinang tanong ni Lemuel sa doktor ni Marie. Muntik nang mawala sa iyong anak mo, Mr. Smith. Kaya sana alagaan mo siya at iwasan mo siyang ma-stress. Iwasan mo rin na makarinig siya ng masasamang salita dahil isa yun sa mga nakaka-stress sa kanya. Paalala ng doktor kay Lemuel. Thank you, Doc. Tumangulang ang doktor at iniwan na siya nito sa loob ng kwarto ni Marie. Nang magising si Marie ay mukha kaagad ni Lemuel ang nabungaran niya. Nakasandal kasi sa upuan ng lalaki habang tulog ito. Maraming salamat. Akala ko, habang buhay ko nang itatago ang totoong nararamdaman ko sa'yo. Akala ko,
Hanggang pangarap na lang kita. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mahinang hinaplos si Marie ang mukha ng lalaki na nakaupo. Kaya unting-unting nagising si Lemuel. Hey, you're awake. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Masuyong sabi nito sa dalaga. Okay na ako. Salamat. Gusto mong kumain? Pinuntahan ko na pala si Ronron kanina habang tulog ka. Alam na niyang andito ka sa ospital. Panay nga ang tanong niya kung bakit. Pero sinabi ko na lang na malalaman niya pag uwi mo. Salamat. Huwag kang magpasalamat dahil obligasyon kong alagaan ka. At simula ngayon, babawi na ako sa'yo sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Mahinahon na sabi ni Lemuel sa dalaga. Mahal kita at papatunayan ko na mahal kita. Sa paglabas ni Marie sa ospital ay tinutuo nga ni Lemuel ang sinabi niya. Pagka-uwi niya galing sa opisina ay dediretso siya sa bahay nila Marie. Hindi rin niya nakakalimutan ang bulaklak ng dalaga. Ang dami ko ng bulaklak dito, nalalanta na nga yung iba eh. Mahinang sabi ni Marie sa lalaki. Okay lang yan. Basta bumabawi lang ako sa'yo. Saka hindi mo pa kasi ako sinasagot. Tama si Sir Ate. Saka huwag ka na magpakipot. Alam ko naman na mahal mo siya eh. Agad na nanlaki ang mata ni Marie sa sinabi ni Ronron. O bakit ate, di ba totoo naman na mahal mo siya? Sabi mo pa nga matagal mo na siyang gusto. Nakangising sabi ni Ronron habang namumula naman ang pisngi ni Marie dahil sa hiya sa sinabi ng kapatid. Malaki ang ngiti na tumingin si Lemuel kay Ronron sabay kindat nito sa bata. Kaagad naman na nakuha ni Ronron ang ibig sabihin ni Lemuel kaya umalis na ito mula sa sala. Huwag ka maniwala doon, gumagawa lang yun ng kwento. Nahihiyang sabi ni Marie. Really? Hindi mo nga ba ako gusto? Look at me, Marie. Napatitig si Marie kay Lemuel nang hawakan nito ang mukha niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal mo rin ba ako? Wala sa sariling tumangu si Marie kay Lemuel, kaya agad na niyakap niya ang babae. Thank you. I'll promise na hindi mo pagsisisihan kung bakit mo ako minahal. At dahil gusto na ni Lemuel na makasama sa iisang bahay ang dalaga, ay pinuntahan niya ang kanyang magulang para sabihin dito ang pagpapakasal niya kay Marie. Ano? At sino naman ang maswerteng babae na yan? Ba't ngayon mo lang sinabi at may apo na pala kami ng daddy niyo? Gusto kong makilalang babaeng yan. Don't worry mom, makikilala niyo rin siya. Alam kong makakasundo mo rin siya. Nakangiting sabi ni Lemuel sa ina. So kailan tayo mamamanhikan? Ang daddy na niya ang nagtanong. Hindi na kailangan dad, wala na kasi siyang mga magulang. Kaya naisipan kong sa simbahan na kaagad ang punta namin. Oh, so kailangan sa madaling panahon ay maikasal na kayo habang hindi pa lumalabas ang apo namin. Yes, Dad. Kaagad na inayos ni Lemuel ang kasal nila ni Marie. Ang lahat ng empleyado niya, kahit yung hindi kasundo ni Marie ay imbitado sa kasal ni Lemuel. Ganoon din ang pamilyang Villamor. Si Rica lang ang wala dahil nung malaman niya na anak pala ni Lemuel ang dinadala ni Marie at muntik pang mawala dahil sa pagkakatulak niya rito ay nagpa siya itong umalis ng bansa dahil alam niyang malalaman ng lahat ang ginawa niyang pamamahiya kay Marie. Ate, mas lalo ka pang gumanda sa suot mo. Nakangiting sabi ni Ronron sa kapatid niya. Salamat Ron. Kung nandito lang siguro si nanay at tatay, siguro masaya din sila tulad natin. Kung nakikita man nila tayo ate, alam kong masaya na sila ngayon para sa atin. Nagyakapan munang magkapatid sa kanaon ng lumabas ng kwarto si Ronron at nakasunod naman sa kanya si Marie. Sa loob ng simbahan ay hindi mapakali si Lemuel. Excited na masaya siya na sa wakas ay ikakasal na siya sa babaeng akala niya ay wala siyang nararamdaman. Huminahon ka lang kuya, darating din yun. Saka malayo pang oras ng kasal niyo. Ingatan mo mag-ina mo ah. Bihira na lang sa mundong kagaya ni Marie ang ugali. Salamat. Dumating sa tamang oras si Marie. Kasama niya sa bridal car ang kapatid niya si Ronron. Si Aling Nora at ang asawa nito ang naging guardian niya. Masayang dalawang matanda para kay Marie at Ronron. Ganon din ang magulang ni Lemuel. Masaya ang mga ito para sa kanila. Matapos ang kasal ng dalawa ay lumipad patungong state si Dino para doon pahilumin ang sugat sa pagkakabigo niya kay Marie.
Ang dalawang matanda na palaging nakaalalay kay Marie noon ay binigyan ni Limuel ng malaking halaga para makapag-umpisa ito ulit. Nagkapatawaran na si Marie at Lourdes, pati si Risa. Pero hindi naging malupit man ang tadhana sa dalawang magkapatid. May magandang dulot naman ang pagiging mapagmahal na ate ni Marie. Alam mo, ang cute mo pa rin tingnan kahit malaki ng tiyan mo. Malambing na sabi ni Limuel sa asawa. Ngayon ko palang narinig ang salitang yan ah. Matagal na dapat yan pero palagi akong pinangungunahan ng hiya. Talaga bang gusto mo na ako noon pa? Yeah, at hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita, Mrs. Smith. Kayo ng anak natin at kasama na ron si Ronron. Dahil hindi sana tayo magkakatagpo kung hindi dahil sa kanya. Mahal din kita, Limuel. Wakas.